I was talking. Damn. I like me better when I'm with you. Ayan po ang aming munting tahanan ngayon. Dito kami sa A1 kasi ito yung pinakamalaki. Ayan si Same! 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 Guys, nakita nyo na ang labas ng bahay namin. For now, magdidilig muna ako na sahig para matanggal-tanggal ang mga alikabok at kunting init dito sa bahay. Kanya ang ginagawa namin hapon-hapon. Para lumamig. Kasi sobrang init. Basa-basa muna. Matanggal ang alikabok. At kunting init. Sinisipag po ang lola nyo. Ayan, tapos na tayo maglinis dito sa labas. Papasok na po tayo sa loob ng aming home sweetie home. Welcome. Same! Asuway na aso yun sa sasabas. Yan. Pangunta sa aswang. Sabi ng matatanda dahil buhis ako. Ayan si Sammy! Si Dumbo! Yan ang munting sala namin. Take a seat right over there, sat on the stairs, stay and leave. Ito naman ang CR namin. Oops, madilim. Ayan, may bodega ang CR namin. Ganun siya kalaki. Yeah. Sobrang laki ng CR namin. Malaki pa sa kwarto namin. Sa aming dalawa yan. Ito ang aming kitchen. Yan. Diyan kami naguhugas. Ito naman ang mga ingredients namin kapag magluluto ako. Ayan. Ito kami nagluluto. Regalo to sa kasal namin. Kaya nakatipid-tipid. Ayan. Ito ang aming dining. Pero may mga kalat siya. May walis. Ito naman ang kwarto ng mga kapatid ko. Ayan. Ayan ang mga sapatos nila. Damitan.
At syempre, mga crush ni Bading, hindi mawawala. So, dyan sila natutulog. Taas, baba. Mga gamit nila. At, ayan na naman ang mga crush ni Bakla. Ayun na kung baklang to. Yan. Ito naman ang kwarto namin. Ayan. Ito ang towel ng asawa ko. Towel ko. Yan ang damitan namin. Nakabukas pa. Yan yung mga bag ko sa taas. Mga collection yan. At dito kami natutulog. And take note, guys. Kung makikita nyo, may bawang yung mga bintana ko. Kasi nga, buntis ang lola nyo. Baka may aswang, nakakatakot. Tsaka ito, binabasa ko yan gabi-gabi. Diyan ko nilalagay sa may bintana. And then, ayan, meron kaming damitan dyan. At ito yung collection kong hindi na nadadagdagan. Kasi busy na. Ayan. Ayan ang mga santo. Regalo lang yan ng kasal namin. Pati yan ang mga rosary. Ayan. Yan lang naman ang mga gamit namin dito sa kwarto. And yung para kay baby. Kasi hindi pa namin binubuksan. Ito naman ang aming rice cooker. Tada! Meron kami mga pagkain. Pagkain pa rin. At ito naman ang aming refrigerator. Tingnan natin ang laman. Tada! Puro isda. Puro kani. At may ice candy. Sa baba naman ay... Ayan, may fresh milk, water, melon, juice, mga gulay, butter, ayan. So, ayan guys, yun na po ang kabuuan ng buong bahay namin. Ayan, na last supper. Regalo lang yan ang kasal namin. Pati yan ang mga picture frame. Ayan. Pati yan. At saka, yung mga nakuha namin sa kasal namin, ayan, nilagay ko siya sa frame para kahit pa paano may remembrance kami. Meron pa kami dito sa likod. Sa natin. Ayan, dito kami naglalaba. Siyempre, ang reyna ng labandera namin ay si Bading. Ayan. At may dumi. Hindi na baro ng mga. Yan. Meron siya dito guys na malawak na mabakuran. Bakuran. Dito kami nagsasampay. Ayan. Sobrang lawak niya. Pwede ka dito mag-party. Yan. Yan ang likod. Dito sa... Nag-aaway sila. Gagawa po tayo ng melon juice. Ayan. Tsaka, sugar. Yan. Yan. Para bukas, malamig na siya. Guys, nakita niyo na ang loob ng bahay namin. Actually,
actually, hindi pa namin talaga siya bahay. Kumbaga, inuupahan lang namin siya. Ilagyan lang namin ng mga gamit para makompleto, para maging bahay na namin. Kasi ganun naman talaga sabi nila, pag may asawa ka na, kailangan mo na magsiterate sa pamilya mo. Kasi kayong dalawa na magtataguyod ng panibagong buhay na tatahakin niyo, panibagong mga pagsubok na pagdadaanan niyo. So, syempre, kami ng dalawa ng asawa kong haharap na. So, alam ko naman na kaya namin kasi hindi naman kami pakabayaan ni God. Kasi nga, sabi nila, when God is the center of your relationship, lahat ng posible, lahat ng imposible, magiging posible. So, naniniwala kami doon ng asawa ko. Kaya, alam naman namin na kaya namin to. So, sa ngayon, kasama ko dito ngayon yung kapatid ko na dalawa, minsan tatlo, kasi Friday pumupunta dito yung isa kong kapatid na lalaki kapag wala siyang pasok, or Friday na hapon kasi syempre umuwi yung isa kong kapatid, so palit-palitan silang dalawa para may kasama nga ako dito. And then meron kaming aso, si Sammy, so yung kasama namin. So ayun, nakompleto na namin siya. Nagmukha na siyang bahay para sa amin. So, dito na kami nanunuyan. Nung una, mahirap sa part ko, syempre, nasanay kasi ako na marami kami. Kasama ko lagi sina tito, sina tita, mga bata. So, nung una, nakakapanibago. Ano ba yan? Naiiyak. Pasensyahan nyo na ako, mababaw lang talaga kasi yung luha. So, syempre, nung una, nahihirapan kami kasi nga, syempre, hindi naman namin alam kung paano sisimulan yung mga ganito na bagay kasi bago pa lang kami. Pero habang tumatagal naman na, mag-1 month na kami dito, so, okay naman na, nakakaya naman namin. Kasi nga, sabi ko nga, hindi kami papabayaan ni God. Tsaka, mabuti na lang at marunong din ako ng mga gawaing bahay. Marunong ako maglaba, magluto. So, kahit pa paano, hindi na kami nahihirapan. Wala kaming katulong. Kami-kami lang nagtutulungan dito sa bahay. So, masaya. Masaya naman na ngayon. Dati, sa una talaga mahirap. Pero ngayon, masaya na. Okay naman na. Nakakaya na naman namin. So, ayun, kami na nag-budget sa lahat. Yung upa, yung tubig, yung kuryente, yung groceries, tapos ngayon magkakabili pa kami. So ayun, dubling kayo kami dalawa mag-asawa. Syempre, hindi naman kami mahihirapan kung sakaling magtutulungan kami, diba? Tsaka alam naman namin na hindi naman talaga kami ganun ka ano yung trabaho, pero okay lang naman yun. Ang mahalaga naman is magtiwala namin sa isa't isa. Nandun pa rin. Tsaka yung pagmamahal namin sa isa't isa, yun lang naman ang magpapatibay ng pagsasama namin. Hindi naman namin kailangan ng magarbong bahay o magarbong upahan. Ang importante naman talaga is yung may matutuluyan kami, yung may matatawag kami na tahanan, yung magkakasama kami, kami maghihiwa-hiwalay. Yun lang naman ang pinaka-importante sa lahat. So, sana nag-enjoy kayo sa pamamasyal sa bahay namin, which is inuupahan pa lang namin. And sana kahit pa paano, may natutunan kayo sa mga sinabi ko. And sana subaybayan niyo ulit yung mga susunod na vlog at mangyayari sa buhay namin, ng asawa ko, at syempre ng future baby namin. So, hanggang dito na lang, guys. See you, and maraming salamat sa panonood.